Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? Today, panibagong video po tayo at sa video na to mga kaibon, magbabahagi na naman tayo ng konting kaalaman at konting idea. For today's video, ang pag-uusapan natin itong mga naitanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na katanungan sa akin mga kaibon, medyo na curious po ako mga kaibon. Ang tanong sa akin mga kaibon, paano daw ba mapapalaki ang itlog ng mga alaga nating ibon? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isishare ko dito sa inyo ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan kung paano ba natin mapapalaki ang itlog, mga kaibon, ganyan na po talaga yan. Natural na po talaga na ganyang kalaki yung mga itlog ng mga alaga nating ibon. Kung ano po yung mga nakikita ninyong itlog dyan sa ibonan ninyo, ganyan na po talaga yan. Hindi na natin yan kayang palakihin pa mga kaibon. Pero bibigyan ko po kayo ng tips para po magkaroon kayo ng mga itlog na medyo malalaki ng konti mga kaibon. Dapat kapag gusto ninyong medyo malaki yung itlog ng mga alaga ninyong ibon, humanap po kayo ng breeder na malaki. Humanap po kayo ng hen na big size talaga. Humanap din kayo ng cock na medyo big size din. Para kapag nagkaroon po yan ng itlog, talagang medyo malalaki. Kapag ang breeder kasi big size, malaki, malaki din po ang mga itlog niyan. Kapag ang breeder natin katamtaman lang yung laki, katamtaman lang din po ang laki ng mga magiging itlog niyan mga kaibon. Kaya po, kung gusto ninyo magkaroon ng medyo malaki-laki ng konti na itlog, humana po kayo ng breeder na back-to-back po. Cock at hen, talagang siguradong big size. Yung medyo malaking breeder talaga. Ganyan po ako maghanap ng mga breeder. Yung mga big size po talaga ang hinahanap kong breeder dahil po, yun nga ang purpose din natin. Maganda sa breeding kasi medyo malalaki yung itlog at maganda rin yung big size na breeder para sa mga tuloy-tuloy na pangingitlog kasi malalaki po ang mga katawan po nila. Kaya kung gusto ninyo na magkaroon ng itlog na medyo malaki, humana po kayo ng back-to-back ninyong gagamiting breeder na mga big size, yung mga malalaki talaga yung hen mga kaibon. So yan po ang paraan lang para magkaroon tayo ng mga paitlog na medyo malalaki. Halimbawa, nakahanap na kayo ng breeder na big size, sabayan nyo po yan ng magandang alaga, magandang patoka, gulay, vitamins kapag nagkakaroon na ng itlog para talagang medyo malalaki yung itlog po nila at malulusog yung mga itlog. Talagang, kumbaga, 80% may chance na maging perte lalo kung magaling magmate yung breeder. So yan po ang ginagawa lang natin. Pero kung sasabihin natin na palalakihin yung itlog, hindi natin yan kaya dahil po hindi naman tayo ang naglalabas niyan kundi yung breeder. Kaya humanap tayo ng breeder na malalaki para medyo malaki din yung magiging itlog mga kaibon. So yan po ang una na katanungan. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, marami kasi nagtatanong patungkol dito sa mga nagpa-project ng Lutino Opa, sa mga nagpa-project ng Opa Pale. Ang dami pong nagtatanong nito sa akin ng mga kaibon natin dyan na newbie. Ang tanong nila sa akin mga kaibon, pagdating naman sa mga parisan, ang parisan daw po na split Opa, split Ino, ipares sa normal na hen na split Ino, ang tanong nila kung mag-aanak daw ng Lutino Opa. Mga kaibon, sa katanungan na yan, kung maglalabas yan ng Lutino Opa, tandaan natin to mga kaibon. Basta sigurado ang karga ng bawat isa, lalong-lalo na po yung cock, kung sigurado yung karga niya na split Ino, split Opa, ang kapares niya doon ay split Ino lang na hen, mag-aanak at mag-aanak po yan ng Lutino Opa na hen mga kaibon. Basta po sigurado ang karga ng cock na meron siyang dugong Opa. Ito ang lagi ninyong tatandaan kapag nagpa-project kayo ng mga Opa Pale, nagpa-project kayo ng Lutino Opa,
kung sigurado naman ang karga sa bawat isa na meron silang dugong ino, kung sa Lutino o pa tayo nagpa-project, kung merong dugong pareho silang ino, yung kak at hen, sigurado ang karga, dapat siguraduhin mo muna yung talagang siguradong karga ng kak na opa, mapa-split man yan or visual. Sa mga nagpa-project kasi ng Lutino opa or kaya naman project opa pail, importante na yung kak mo merong dugong opa yan, mapa-visual opa man yan or kaya naman split opa. Kapag merong dugong split opa or kaya naman visual opa yung kak mo, tapos nagpa-project ka ng opa pail o kaya naman Lutino opa, maglalabas po yan ng visual na Lutino opa kung sa Lutino opa kayo nagpa-project. Maglalabas yan dahil po ang kak lang po o may kakayanan na makapagpalabas po ng visual opa. Kaya po kung nagpa-project kayo ng Lutino opa or kaya naman opa pail, ang siguraduhin ninyong karga ng opa yung kak. Di baling walang kargang opa yung hen. Dahil po sa breeding, kung ang hen lang ang mayroong kargang opa, wala pong kakayanan makapagpalabas ng visual opa ang mga hen kung hen lamang ang gamit nating opa. Kaya po, importanteng-importante na ang merong kargang opa, yung kak. Kahit po walang kargang opa yung hen. Basta po, ang kak ang merong karga, mapabisual man or split, mag-aanak at mag-aanak po yan ang visual opa, alin man sa pinaproject ninyo, Lutino opa man yan or kaya naman sa opa pail. So yan ang lagi-lagi ninyong tatandaan, lalo sa mga kaibo natin na newbie. Kung nagpa-project kayo, dapat ang siguradong merong kargang opa, ang unahin ninyong siguraduhin ang merong kargang opa, ang kak. Kasi siya lang po ang may kakayanan makapagpalabas ng visual sa mga project natin. Doon sa mga kaibo natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.